Malala ang gutom at kontraktualisasyon sa bansa. Ang unang dapat labanan dito sa Senado, isang batas na nagbabasura sa excise tax ng train sa petrolyo at iba pang produkto. Isang batas na nagtatanggal ng VAT sa kuryente, tubig at sa langis. Isang batas na nagpapalakas ng kontrol ng gobyerno sa presyo at pagbubuwag ng mga kartel dahil sa pagmanipula nila ng presyo. Yan ang immediate doon sa kagutuman na dinudulot ng train, dapat masawata agad ito. Isang batas na walang patumpik-tumpik. Pinagbabawal ang kontraktualisasyon. Katagal na ng kontraktualisasyon na yan, kulang na kulang ang Senado sa pagpasa ng batas na nagbabawal nito. Isang batas na nagdadagdag o nagsiset, nagsasaad ng 750 pesos a day na minimum wage. Isang batas na nagpapadagdag sa pensyon. Dati ko namang issue yan, of course, yung 1,000 pesos na pensyon na naudlot ngayon, dapat mapasa na ang dagdag pensyon. Maraming sa ang pensyon na yon, nawala na yon dahil sa train, kaya ang isang panukala talaga, tanggalin ang masama at masiding epekto ng train sa taong bayan. Panahon na para magkaroon ng boses at mata ang karaniwang tao sa Senado at mananalo ang karaniwang tao sa 2019 elections.